make you smile. Whenever you're sad. Hi guys, good morning. So hindi muna tayo pumunta dun sa hotel kasi sila Davis nagre-ready pa sila. So pakita ko muna sa inyo itong mga pasalubong natin from Davis. And so ayan siya. So ina-ice ko ngayon yung para sa pasalubong natin para sa favorite person natin. Yan, dalawang corned beef lang yan tsaka isang ya. Yan, tsaka isang yakisoba. Masarap talaga to. At tsaka yung dalawang cream on na coated. Yan, so meron tayong dinner reservation para sa favorite person natin. Niyayayan niya na ako dito matagal na sa Fogo de Chao. Twice na yata niya ako niyaya. So, ang sagot ko lagi, no? So, ako na mismo yung nagpa-reserve. I-surprise natin siya dyan. Yan, kasi minsan talaga hindi nagtutugma yung off namin. Pag off siya ng weekend, ako naman may pasok. Pag off ako ng weekend, siya naman may pasok. Parang ganun. Tama ba? Yeah. All I wanna do is cold with you. Yan, pero kahit na magkaiba yung oras namin, we make time. Okay, gusto ko lang sabihin guys na magkaiba yung making time at saka having time. Kahit na tatlong oras or apat na oras lang kami magkikita sa Friday, okay lang yun. Kasi yung Sabado niya, pupunta siya sa family niya, overnight siya doon, Sunday, uuwi na siya dito, tapos makikipagkita siya doon sa mga friends niya. Marami siyang set of friends, so medyo importante sa akin yung mga friends niya. Isa yun sa mga happiness niya, so papabayaan ko siya doon, ibibigay ko yung oras niya para sa mga friends niya. Ayoko makapag-agawan doon kasi maganda rin naman yung meron siyang sariling oras para sa kanya at sa mga friends niya. Miss you, kiss you. Meron pa tayong dalawang surprise para sa favorite person natin. Yung una, weekend off na ako, so malapit na kami magkita ng every weekend. So next month na yun mangyayari, tapos flexible na rin yung schedule ko kasi technically nagtuturo na lang ako sa opisina. So flexible na flexible kasi yung effort nito hindi ko siya matutumbasan. Siya lagi yung napunta sa akin. So this time ako naman kapag weekend off na ako. Yung layo kasi ng bahay niya siguro mga 40 minutes to 1 hour. So dinadrive niya talaga para lang magkita kami. I'll get you medicine when your tummy aches. Tapos yung second na surprise natin para sa favorite person natin. Meron akong tatlong buwan na bakasyon. Yung una, yung August, isang buwan yan. So, uwi tayo ng Pilipinas. Pero baka bawasan ko yung days. Tapos yung pangalawa naman, October. 2 weeks yan. Ayun yung birthday niya. Kasi last year, nag-Dubai yata siya. Parang ganun. So, hindi ako nakasama doon. So, susurprise ko siya. So, approved na itong mga bakasyon ko. February pa lang. Tapos yung December. Matagal na kami nag-usap ng December. Sabay kami uwi ng Pilipinas. Pero yung October, hindi niya pa alam. So, alam mo na ngayon. So, lagi kasi yung nanonood. Okay, so, ayan. So, wala na siyang gagawin. Gusto kayo ma-experience sa kanya yung relax lang talaga siya. Ako nang bahala sa lahat. Pipili lang siya ng bansa na gusto niya puntahan. Tapos, syempre, siguro pwede siya magsama ng mga dalawang kaibigan. Kasi, again, importante sa kanya yung mga kaibigan niya. So, gusto ko at least apat kami na aalis. Parang ganun. Need you, feed you, even let you hold the remote control. Feeling ko kasi pag nakita niya ng mga videos namin nila Davis, magsaselos yun, no? Kasi tatlong tao yung ginagastosan ko ngayon. Ito na yung surprise ko sa'yo. Tapos, yeah, yung kay Pacto at saka kay Gabriel, gusto ko talaga silang at least mag-experience o makapakasyon kahit papano pag nandyan si Davis. So, bukas manonood kami ng NBA. So, best seat din yung pinili ko para sa kanila. Ako lang naman to. Gusto ko kasi memorable. Let me do the dishes in our kitchen sink. Put you to bed when you've had too much to drink. Dun sa favorite person natin, gusto ko talaga sa kanya experience yung wala na siyang iintindihin, wala na siyang asikasuhin. Ako na lahat kasama ng mga friends niya. Kasi grabe itong tao to, itong yung effort niya sa akin, sobra-sobra, hindi ko siya kayang suklian. Tapos, ayun, ito yung pambawi ko sa kanya, ito yung sukli ko sa kanya. Kung tatanong nyo naman kung swerte ba siya sa akin, hindi. Okay, mas maswerte ako sa kanya. Kasi gusto ko lang share sa inyo guys, pinupuntahan ako nito kahit madaling araw. 12 midnight, 1 a.m, 2 a.m, magkikita kami, susunduin niya ako para na magkita kami kahit na saglit na oras lang. Okay, so sobrang laking effort nun para sa akin. Oh, I could be the man who grows old with you. And feeling ko tapos sa sila Davis na mag-ayos. Punta na natin sa Leos. Punta na tayo sa hotel. Let's go. And so dito na kami sa Hollywood Boulevard. Medyo sad kasi sarado yung ibang area. Ito yung Dolby Theater. Ito
Ayun yung ibang stars, guys, hindi kami makapasok sa loob kasi may barricade. And now, gusto magpa-picture dito ni David sa Foot Locker kasi wala daw ganito sa Pilipinas. Dave, ano inihanap mo dito, Dave? Easy, mahong. Wala, Dave, eh. Puro jogging pants. Dave, bili ka ng jogging pants mo. $29 na lang to. $29 lang, oh. Adidas na. Dati, ngayon wala na. Uy, mga slides, oh. So, tapos lang namin sa Foot Locker. Wala kami nabili doon. Wala nagustuhan si Davis. Baka doon kasi ma-decline na naman yung credit card niya. Videoan ko yung ex ng nanay ko. Oh! Tapos na kami sa area na to, dumaan lang kami dito sa Coffee Bean para mag-chill saglit kasi time na kami, yung parking 30 minutes lang. Okay, so kailangan namin mag-validate dito. So sarado talaga siya, hindi masyadong maganda yung timing namin ngayon kasi parang meron nag-film yata, parang ganun. So next stop natin sa Melrose. Let's go! Na-post mo na yung My Day mo, Dave. Tagal mo yung homeboy ko? Hinihintay namin yung driver namin. Yung driver ko. So, hintayin lang natin. Kinuha yung sasakyan. Grabe mga anak kami ng Diyos, nakahanap kami ng parking agad. So, sobrang hirap maghanap ng parking dito sa LA. Doon kami kakain sa Tatsu. Diet gluten free. Yeah. Go green. My veggies. Go green. Konti lang, medium. Okay. Ito yung presyo ng bowl ramen nila, $17.75. Yan yung regular. Dati 15 lang yun. Rice tapos ramen, tatapon mo lang yan, Dave. So, $85. So, tapos lang namin yung order, tapos nakahanap agad kami ng perfect na spot. Thank you. Ang bilis ah. So, medyo sikat tong ramen place na to. Tapos marami na rin celebrity na nakapunta dito. Tapos yung sa Iron Man, yung assistant ni Iron Man, si Happy. Davis Valledor. Si Davis Valledor. Si Alvin Victoria. Si Gabriel Mendua. Tsaka si Jigs Narciso. Char. Ay, tropa namin, Keanu. Ang tropa namin, si Keanu Reeves. So ito yung kay Davis, tapos may extra siya na pork. Dati yung konti na noodles na ito eh. Kasi nagmahal. $15 lang ito dati, ngayon $17 na. Nabot ako $13, parang $13. Okay, ito. Sarap, Dave. Sabra. Grabe, naubos si Davis oh. Tumataba yung kitong kumpura. Yan, so katapos lang namin kumain, na-rate na natin yung food. Dave, anong rate mo? 1 to 10? 8. 8? Wow, Pax! 9. Ako easy, 9 out of 10 kasi meron pang mas masarap sa kanya. Kaso nga lang, nasa Tokyo Town. Medyo malayo yon. Ikaw, Gab, anong grade mo sa food mo? Sa akin, 10 pa rin. Favorite. 10. Favorite. 10 out of 10. So, gagawin namin ngayon. I-buff natin pa rin yung ramen sa Eros. Yan ano lang? 11 out of 10. Yung ramen doon, cup noodles, Dave. Chusera. Gagawin namin ngayon, iikot-ikot muna kami dito sa Melrose. Papasya lang namin si Davis Valledor.
So ganito yung vibe dito sa Melrose. May mga tindahan, may mga restaurants, and outdoor. Ito yung si Kobe. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. Tapos lang namin magpa-picture kay Kobe Bryant. Ganito yung vibe dito sa Melrose. Lakad-lakad, tapos maraming-maraming graffiti. Di ba na nararamdaman mo ngayon? Deep shit. Nadya James na daw si Davis Valledor. Naubos siya kasi yung ramen niya. Bali may pinasukan kaming shoe store, kaso nga lang nakakaya mag-film. Tapos meron na gustuhan si Davis. Kaso nga lang, syempre, alam mo na yung card niya declined. So, video na naman daw, oo. Video. Umuwi ka na, huwag ka na dito. Huwag ka na dito. Next at pause ang buwan. Si Paul George yan eh, hindi naman yan si Nipsey eh. Record ka na. Okay, tira. Dave, naiwan mo yung mukha mo, Dave! Dave, huwag kang tumawi dyan. Walang traffic light, oh. Mahuhuli ka. Bababalikin ka ng... Pero lang yan, eh. Ginagawa mong Pedro Hill to, eh. Doon tayo magtatawid, guys. Gawa tayo ng mabuti or tama. Doon tayo sa traffic light tatawid. Dave, dito ka sa gutter. Mas tinanong ka ng size. Ang gaga. Paro lang yan. Sa basahan niya. So, tatawid kami. Pumunta kami doon sa may Second Street na store. Tara na! So, katapos na namin doon sa Second Street na store, basically mga ukay-ukay siya na mga second hand, kumbaga. Mga luxury items din siya, mga magagandang sapatos, ganyan, mga jackets din. Balik muna tayo ng hotel. Sarap dito guys sa SK Donut, papatikin ko sana sa kanila kaso sarado. Sarado! Masarap dito eh. Ilang beses ko na ito na vlog din. Kaso sarado sila. Mission failed. Nasa bahay na tayo ulit. Medyo iniwan ko sila Davis. Meron kasi tayong meeting kasi may bibili na ng condo natin dun sa Manila. Hindi ko na kasi siya ginagamit, so sayang naman. So meron tayong meeting ngayon. Sana mabili. Okay? Tapos ano pa ba? Yeah, comment kayo sa baba tungkol sa video, sa story time natin na shinare ko sa inyo at saka dun sa travel vlog natin ngayon. Okay, so bukas pupunta kami ng NBA nila Davis, manonood kami. Alright, so yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin para sa araw na to, sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, like the video. Please give it a thumbs up, comment down below. I'll see you in the next one. I'm out of here.